ng mga langga mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Ngayon magbibigay lang tayo ng latest update at syempre ng sarili nating opinion dito nga sa vlog ni Sir July Paunil at ni RP Max Vlog, kung saan nga yung thumbnail ng kanilang live ay meron doon si Tatay Michael, yung asawa ni Ate Mylene, meron din bangka at puso. Kasi nga marami yung nagtatanong o nagko-comment kung deserve din kaya ni Kuya Michael na tatay ni Joanna at ni Mark na tulungan. O di ba? Kasi sa akin lang naman ay deserving naman ni Tatay Michael na tulungan siya. Kasi nga noon si Ate Mylene ay napakalaki, napakabungga ng binigay na tulong sa kanya, pero yun lang ay napunta nga sa wala. Nag-iba yung ihip ng hangin, at itong si Tatay Michael ay deserve niya naman siguro na tulungan. Gaya nga ng sabi ni Sir July Paunil, time naman ni Tatay Michael na siya naman yung mag-shine, kasi nga tapos na si Ate Mylene. At para na rin to sa kinabukasan din ni Joanna, kasi nga nalaman din nila na napakahirap ng buhay ni Tatay Michael. Sabi niya nga, 'di ba, yung bangka na ginagamit niya sa pangingisda ay hinihiram niya lang sa kapatid niya, kasi nga wala namang ibang income itong si Tatay Michael at walang ibang trabaho simula nung nagsasama sila ni Ate Mylene, kundi yung pangingisda lang. At yun nga, at dito yung ano talaga, sa mga isla talaga, kahit dito sa amin, dito mo mapapansin talaga na medyo mahirap yung tubig sa mga isla. Kahit dito sa amin ay napakahirap ng tubig din sa mga isla, yung mga inumin talaga na tubig. Kaya siguro naisipan nila RP Max Vlog at Sir July Paunil, napatayuan nga ng puso itong si Mylene at bibigyan ng bangka. Kasi nga din dito nga sa interview din ni Cueval Santos Matubang kay Tatay Michael ay tinanong siya noon si Tatay Michael kung kanino bangka yung ginagamit niya, at gustong-gusto nga ni Kuya Val na makapunta sa lugar ni Tatay Michael para malaman kung ano yung pwedeng mabigay na tulong sa kanila. Kaya for sure na mabibigay nila yung number one na kailangan talaga ni Tatay Michael, yung bangka. Kasi nga napakahirap din ng biyahe nila. Biruin mo, 5 oras yung biyahe nila simula doon sa bahay nila Tatay Michael papunta dyan sa panganiba. Napakahirap. 5 oras na biyahe. 2 oras lang nga niya biyahe mo nakakapagod na. At buti lang kung yung panahon ay maganda, pero pag maalon talaga ay napakadelikado. At ito yung ginawa nila Tatay Michael, sila ni Joanna, yung pagpunta nila ng panganiban ay napakadelikado kasi maliit lang na bangka yung ginamit nila. Pero ganun pa man, God is good, kasi nga andyan sila na sumusumbaybay kay Joanna at Tatay Michael. Nakarating sila dito nga sa dait na maganda, at maganda yung panahon at safe silang mag-ama. Kasi nga time na talaga nila siguro na magkitang-kitang muli. Sana nga sa balang araw itong si Mark makapagtapos ng pag-aaral, at syempre malaki na yung kita niya sa sahod. Time niya naman na tulungan din yung tatay niya, kasi mas kailangan din ng tatay niya ng tulong at yung ate niya. Yung ate niya ay may YouTube channel din, at sana ay ma-monetize na rin, kasi nga napakalaking tulong din to sa kanila ng tatay niya. At syempre makita natin itong si Tatay Michael na nakakaawa din yung sitwasyon. Diba? Napaka sakit at napakahirap ng pinagdaanan niya sa buhay. Yung umaasa ka na lang na balang araw magkikita ka muli ng yung anak, pero lumipas na yung 1 dekada, hindi pa kayo nagkita na mag-ama. Buti na lang kasi nga may mga tao na pinadala
ni God para magkita-kitang muli sa unang pagkakataon nga itong si Tatay Michael, si Mark at si Joanna. Biruan mo, di ba? Napakaliit lang ng mundo. Kahit napakatagal ng panahon, pero yun talaga ay dumating din talaga yung time na nagkita-kita sila. Kaya deserve din ni Kuya Michael o ni Tatay Michael na makatanggap ng blessings. Kasi nga ayon dito kay Sir July Paunil na itong si RP Max Vlog ay magbabakasyon sa Pilipinas at pupuntahan niya mismo yung lugar ni Kuya Michael para malaman kung ano ba talaga yung sitwasyon, kung ano ba talaga yung trabaho niya dito doon. Yung trabaho niya doon, kung gaano kahirap. At ayon pa dito kay Sir RP Max Vlog, na pag yung time na andun siya sa bahay o sa lugar nila Tatay Michael ay hindi niya pagtratrabawin o papuntahin ng laot itong si Tatay Michael. Babayaran niya yung isang araw kung magkano yung kinikita niya sa paglalaot o pangingisda, di ba? Para makapag-relax at makapag-usap sila ng maayos. Kasi nga, nag-research din ito si Sir RP Max Vlog kung ano nga ba yung lugar nila. Napakaganda daw ng lugar. May mga research din daw doon. May mga turista din na pumupunta doon kahit na hindi pa masyado open talaga, pero tinatry daw ng government na i-open yung place na yon kasi nga parang napakasagrado pa kasi syempre malayo talaga doon sa bayan, kaya nga napakaganda ng lugar na yon kaya parang paraiso nga. Makikita din natin to sa pag-vlog ni Sir RP Max Vlog kasi nga doon daw siya magsistay. Magstay daw siya doon talaga sa lugar nila Tatay Michael para makita at masaksihan. Siyempre, at malaman kung ano yung kalagayan nila doon, kung ano yung pangkabuhayan nila at kung ano ang maaari pang mabigay nila na tulong kay Tatay Michael. Siyempre naman ay tatay siya ni Mark. At ito yung nakakausap palagi ni Sir RP Max Vlog, itong si Tatay Michael at si Joanna. Dito lang dahil sa kanya nga ay nalaman natin kung ano nga ba yung totoong nangyari sa buhay nila Ate Mylene. At dito din natin nasaksihan kung gaano nga umiyak itong si Joanna sa unang pagkakataon na nagbigay siya ng video message para sa kapatid niya na si Mark, di ba? Maraming napaiyak, marami yung nadurog yung puso ng dahil dito nga sa video message nga ni Joanna kay Ate Mylene at kay Mark. At dito rin nga, di ba? Nalaman din natin na kung anong totoong ugali ni Ate Mylene sa panganan niya anak. Dito nalaman natin na December, nagtanong si Joanna kay Ate Mylene kung miss niya na ba itong si Joanna. Pero ang sagot ni Ate Mylene ay hindi. O ba? Diba? At dito rin natin na fraud na parang walang pakialam din si Ate Mylene kay Joanna nung time na nagkita sila. Kasi kung hindi pa sinabihan si Joanna nga, ayan yung mama mo, hindi pa nag-hug sila. Parang wala lang. Hindi mo makita na umiyak si Ate Mylene, parang walang pakialam. At nung doon na sila sa sasakyan, plastic yung pagpapakita ni Ate Mylene. Pag andyan yung kamera, saka palang yayakap si Ate Mylene. At doon nga nakita natin na parang nagulat nga si Joanna nung sinabi niya ni Ate Mylene na umiyak yung anak ko, tapos sabay, hug doon talaga. Pag may kamera itong si Ate Mylene, napaka-plastic ni Ate Mylene. Yun lang talaga yung opinion ko sa nakikita ko kay Ate Mylene. Hindi bukal sa loob niya o hindi sincere yung kung ano man yung pinapakita niya kay Joanna. Hindi yun ugali o hindi dapat yun ang ipakita ng nanay sa isang anak na isang dekada mahigit na hindi kayo nakikita. Basta para sa akin ay hindi maganda yung pinakita at hindi totoo yung kung ano man yung pinapakita ni Ate Mylene sa kanyang anak na si Joanna. Pero hayaan na lang natin yun kasi yun ang
diretso ni Ate Mylin. Para masabi ko lang kay Tatay Michael, relax ka lang. Andyan na yung mga blessings na parating sa iyo. Kung ano man binibigay sa kay Ate Mylin noon, matatanggap mo rin at doble-doble pa. Basta mapapayo ko lang, kung ano man mangyari, wag magbago. Wag tayo makalimot na magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga tao na tumulong sa atin, sa mga taong andyan nung panahon na walang-wala kayo. At pahalagahan at pasalamatan kung ano man yung mga bagay-bagay o mga pangkabuhayan na binibigay sa atin. Pahalagahan nyo, huwag nyo ilutsay o baliwalain. Kaya maraming salamat sa kay Sir RP Max Vlog, Sir July Paunil, Kalinga Prab, Kuya Val Santos Matobang, at sa lahat ng tumulong kay Tatay Michael. Kaya yun lang mga langga, more power, more blessings to come, and Jesus love us.